Salamat sa Diyos.
Ay pinamahagi sa mga tao
Hatta makakaayos sila. Sinabi niya sa kalabal, ipunin ninyo ang dumatis para hindi masayang. Gayun lang ang pinumalik ako at kapunong sila ng naging dalawang bako. Nang makita ng mga tao kapapalagang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunayin na ito ang propeta na paririto sa sanlibutan. Nahalaga ni Jesus na nagamit ang mga tao at pinip siyang kukunin upang gawin hari. Kaya muli siya umalis na mag-isa patungo sa karunungan. Sumayin mo ang Panginoon. Sumuli mo na rin natin ang bahagi mo ng kasulatan na pinamanigod sa akin sa araw na ito ang isang binago na ginawa ni Jesus, ang pagpapakain na limang libo ang binigang ng mga lalaki, hindi pa kasama ang mga bata at mga babae. So, mahigit 5,000. Tsaka ayaw ko sa iyo ang ekspeto ay maaaring ko yung umarap ng 3,000. Kaya ay maaaring ko ako sa iyo nakikita ko natin na hindi kaya ko nakainin na 5,000 na pagkain na namin ako ng mga alagad, 5 piraso is 5 piraso pinakain at 2 isda. Baka nga sa panahon na ito ay pagkakainin lamang yan ng isang tao hanggang 3. Pero paano nga kung saan ay ito ay nagpakain sa mahigit na 5,000 katao? Pero paano nga kung saan ay hindi lamang nais ay pamanin ni Jesus ang kanyang kapangyarihan na magparami ng tinapay. Multiplication of loaves. O rin isang bahagi o na nais natin paninilay at ang isang kalatayuan na hanggang ngayon po ay naging bahagi po ng ang kalagalayan natin sa daigdig. Kumari po sa Pilipinas ay hindi natin nararamdaman. Pero meron po mga bahagi na kung saan yung makita po natin ang mga tao nagugutom. Maraming tao po nagugutom. Sa Manila po ay may ilang mga parokya na lalo-lalo po sa mismo Metro Manila. May ilang po mga parokya na nagkakaroon hindi naman po sa mga bata, ayaw na pero winning program sa mga bata, bahagi muna natin pagtugon para sa mga Morris children. Pero kay winning program sa mga tao na lang matinan, meron silang program pagkain at saka yung paligo, pwede yung paligo yung mga tao na walang sariling matitinan, yung mga street children, o kahit na po yung mga tao hindi mga bata,
na walang sariling bahay sa Manila. May ilang po mga parokya na may ganitong klase ng programa kasi nakikita nila. Well, sa atin po ay wala hindi po ganitong bakala. Pero para po makita natin yung pinaka problema na hinahanap po ng buong mundo ay maraming tao ang nagugutom. At hindi naman basta nagugutom, namamatay sa gutom. All over the world. Sanayin po sa mga dalabasa ay hindi nga naman dito sa Pilipinas. Pero every 6 seconds, 1,001, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, every 6 seconds, mayroon namamatay sa buko. Every sa buko po yun, marami namamatay. Well, siguro po kapag sa buko masama ng gawa ng sakit, maaaring siguro gawa na katandaan. Pero ito mga kapatid ay namamatay gawa ng buko. Nawagawa ng buko. Every 6 seconds. At kaliwitan po rito, ang malaking bahagi po ay ang mga bata. Kaya bagay ko ng ating pagkulon na nawa ay maraming gagawa natin na itong mga bagay na ito pagamang hindi natin nararanasan sa naiting na ito ay isang problema na kinakailangan natin ito ko lang at naman po makakilos tayo ng usul na hindi na tayo alam sa ngayon ng klase ng karatayuan. Napatuloy natin ang pangalaga na naman po yung ating kaya din po yung hapon na ipinigil sa atin ng Panginoon na sinugod na Jesus sa Pilipi. Sa dami ng tao na nakita na Jesus sa sumusunod sa kanya, na ilang araw na sumusunod sa kanya ay sinugod sa Pilipi, papapano kinakailangan tayo patuloy na magkasabi. Sa unang pagbasa, makita po natin na hindi lang ito yung pagkakataon na magparami ang Diyos na tinapay ang isda para ang tao ay makakain. Sa unang pagbasa po, hindi po nila napapansin mula po sa ilalawaklan ng mga hari ay inutusan si Eliseo ng Diyos na ibigay ang 2 tinapay na yari sa unang hari ng simbahan. So, nanabigay ng pagkakataon para makakain yung mga tao. So, maluwala po na kung sa ng Diyos ay patuloy na sa mga tao na gumutom. At kung inyo pong makikita sa Ebanghelyo po natin ngayon sa araw ito, anong sinabi po dito sa Ebanghelyo natin na narinig po natin mula kay Sir Pa? Sila'y kumain hanggang mabusog. Sila'y kumain hanggang mabusog. Hindi na po basta sila nakakain. Sila'y nabusog. Para magkaroon sila ng lakas. Kasi baka naman pagalingin sila ni Jesus sa kanilang mga karamdaman ay pagpapakain na po sila sa lahat, mauwi nila. Kaya pinakain sila ni Jesus para
bakal sila ay mabusog. At mayroon pang natira. Pinaibo ni Jesus ang mga natira. At yung makita ko natin ang usap ay nakapulupan ng 22 baro yung mga natira ng pagkain. Para wala masayang. Huwag natin sayangin ang pagkain. Bagaman na matulungan natin yung mga tao ay
ay kumisan po kayo na hindi na magpapakain ng gulay. Kasi yung mismo mga magulang, hindi kumakain ng gulay. Kaya kumisan mo mga bata, hindi rin kinala ng gulay. Kaya ano na kinakain ngayon ng kumisan ng mga bata? Manok, karne, kahit na kumisan ng isda, hindi kinakain. Ituro mo natin yung tamang pagkain. Yung well-balanced na pagkain. Kasi yun mo na ilang natin yung sapat na sustansya na kailangan ng tao. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na yan. Na kailangan ng tao ng tao. Kapag po yung pinakain natin yung kulang sa sustansya, ay makita po natin ang magkakaroon tayo ng masakit. Kasi wala tayong pagdapat sa ating katawan na pinakailangan natin. Hindi rin naman po pwede na puro kulay lamang at isda at wala rin karne. Meron din bagay na mga kulang sa atin. Kaya bagay po yan. Ito rin kung isa po yung mga namamahalang po sa ating feeding program. Isa rin sa mga itinuturo. Kaya po kung isa na yun ay napakahirap. Kasi kung isa rin madali na lang kung ano yung nabibili sa palengke. Kumisan mas mahirap magturo kung paano ang tamang pagkain. Yun rin po ay bahagi ng ituro natin sa unang ating ginagawa ngayon. Ano ang kalimitan ngayon? Hindi ka mo sa marami po mga tao po kung marami po ang mga bata ngayon ano, na mali ang pagkain. Ang tawag natin ngayon ay obese. Matatapak. Sobrang tapak. Sobrang naman sa tigpang. So, kinakailangan rin natin ang pag-ingatan para inayaw tayo sa sakit na pwede po natin makuha gawa ng maling pagkain. So, ito po ang tungalangin ng Pumbe Kapal. Naisang Diyos. Naisang Diyos ang tayo ng puso. Naisang Diyos ang tayo ng nagkakulong sa pagkakas. Para sa pagtahan namin sa daigdig na ito, ay lubos natin may palagala ang kanyang balita ng pagliligtas. Sama-sama po natin ipanalangin at pagsumikapan na maalis ang problema ng pagkaluto sa ating lingkunan na ginagawa. Sumasampalataya ako sa Diyos na kapangyarihan siya na may gawa ng tanging buhay. Sumasampalataya ako kay Jesus Kristo, iniisang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagkatawag pa ako siya na lang ang Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria ng Iyan. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na patay. Sa banal na siyang mga patuloy, sa kasamahan ng kabalan,
na maibahagi ang magandang balita bilang pasasalamat sa pananampalatayang tinanggap ng mga Pilipino mula sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Diyos, amin. Naway ang pamamanata ng mga nag-alay ng kanilang buhay sa Panginoon ay maging mas matingkad sa pamamagitan ng pagtulong nila sa mga may hirap sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, naway sa kautahan ng lahat ng mga natitipon ngayon ang pangangailangan ng apostolado ng misyon sa pamamagitan ng aming manalangin, sakripisyo at material ng tulong. Manalangin tayo. Panginoon, tuluan mo kami. Abang, pakinggan mo ang manalangin ngayon, Bayan. Buksan mo ang